sarap ng feeling na. Oh my God. Kaya talaga ako. Yay! I made it! Tuyak talaga ako. Ay, hindi ko mapigilan. Nakabidi pa yata. Wait lang. Tanggal ito yung OOT. Buksan daw yung bahal eh. Ito yun no? Hiking. Sorry. Ikaw, anong feeling mo? Masaya. Ako din. Kasi grabe kanina! Madidibap na. Alam mo yung mawawa. Maano na ako. Nung nawala ako, sabi ko, babalik na ako. Oo, ako din. Tapos tinatamad ako kasi parang ganito. O, parang parehas. Parang puro bundok. Tsaka tatlong bundok. Binilang ko siya kasi laging false hope. Sabi ko, ito na. Tapos nung nandun ako, parang hindi ito. Tapos ito na. Parang hindi pa rin ito. As in. Video ba, picture? Video muna. As in. Ito. So ayan, galing na kami sa summit. Dito nga pala to sa Jabal Shams, Oman. And by the way, ayan, kung makikita nyo, sobrang napapagod na talaga ako. Kasi nag-start kaming umakyat ng 3 a.m. in the morning up to 10 a.m. And then etong area na to, kasi sa Jabal Shams, etong area na to, akala namin eto na yung pinaka-summit. But later on, nalaman namin na hindi pa pala siya. Bali, dito kami tumambay na from 10 a.m. in the morning up to 10:30 kasi sumaglit lang kami para kumain. Kasi dahil sobrang layo niya at limang bundok yung, if I'm not mistaken, I think lima yung inakyat namin ng pataas, pababa. So, sobrang pagod na namin nun. Tapos, since ako nga is medyo hirap ako sa pagdating sa elevation, ang datingan kasi ng bundok na to is sobrang mapatag, tapos paakyat, tapos pababa, tapos patag, paakyat, pababa, akyat, baba, ganun. So, sobrang nakakapagod tong hike na to. And at the same time, medyo meron kasi kaming cut-off na hinahabol na ang cut-off namin na dapat makarating kami ng summit is 9 or at least 10 kasi hindi kami pwedeng gabihin na bumaba. So, bukod sa cut-off na kinukonsider namin, syempre yung pagod din at iniiwasan namin yung sobrang pahinto-hinto kasi the more na mas marami kang hinto, the more na mas madi-delay ka sa pagdating sa summit. So, ayun yung pinaka-struggle dito. And, ang daming false hope na akala ko summit na yon, tapos yung pala hindi pa, tapos akala mo summit na, tapos hindi pa pala. And, ang natakot ako kasi, nung may time na nakakita ko ng patag, tapos medyo nawala ako. So, ayun. So, bababa kami mga 11:25. 11:25. So, dapat before 3 a.m. Before 3 p.m. makarating kami doon. Kasi yun yung target. Pero since paakit na lang naman na siya, mag-double time na lang kami ni Vanessa. Double time. Ang ganda ng ulap. Jabal Shams is a mountain located in northeastern Oman,
north of Al Hamra town. It is known as Jabal Shams because it is the first place to receive sunrise in Oman due to its high peak. It is the highest mountain of the Hajar range in the country. So, ang estimated elevation nito is 2,997 above sea level. And then, ang distance niya is 24 kilometers. So, nag-start kaming mag-hike from 3 a.m. in the morning. And then, nakarating kami ng 10 a.m. dun sa pinaka-summit. Dito nga sa pinaka-summit. Since ang may share ko sa inyo is kung ano ba yung mga na-experience ko while na umaakit dito and yung reflections. Kasi ano siya, parang as in talagang nakakapagod. So, nung nag-start kami dito, actually, nag-travel kami ng Oman from Dubai to Oman ng 6 hours. And then, via land. And then, nagtayo kami ng aming mga tent sa pinakababa na mismo dito sa pinakasummit ng Oman. At sobrang layo niya. So, hindi kami nagdala ng ano yan, ng mga mabibigat na gamit. So, ang pinakadala lang namin talaga is yung day pack na gamit. Which is, ang dala kong water is 3, bali parang ano siya, nasa 4 liters na water. So, dahil sobrang layo niya, yung tubig na yun, so, syempre sobrang bigat sa bag ko. But still, syempre, kailangan namin bitbitin yun. And meron lang akong mga dalang pika-pika na pagkain. Kasi during pag nag-hike talaga ako, hindi ako masyadong kumakain ng madami. So parang in-expect ko na itong hike na to is parang yung normal hike lang na ginagawa namin. Na yung magdadala lang ng mga chicha or something, mga bread, na ganun. And then, while nag-hike, nung paakyat, sobrang nahihirapan ako kasi itong mountain na to is bago ka makarating sa summit, bago ka makarating dito sa pinaka-summit sa nilalakaran namin sa area na to is bali maglalakbay ka pa ng, I think if I'm not mistaken, mga 5 bundok siya na pataas, pababa, pataas, pababa, pataas, pababa. And ang mga na-experience ko is sobrang grabe yung reflection na nangyari sa akin dito kasi dumating ako sa point na actually yun na yung pinaka-last na bundok na aakyatin namin para makarating dito sa area na to na nilalakaran ko is may flat area doon na medyo nawala ako. So hindi ko nakikita, kung makikita nyo dyan, ayang may color na yellow and pink, yan yung pinaka-sign ng trail. So, doon sa area na yon na pinaka-flat, hindi ko or wala akong nakitang ganyang sign. So, ang bali ang pinaka-sign doon, yung parang pinaka-puno, which is hindi ko yun nakita. From that moment, medyo naligaw ako ng 30 minutes. So, yung frustration na naiisip ko during that time is sobrang parang nadidisappoint ako kasi parang, syempre, pumunta ako ng Oman dahil para makarating sa summit. And then, naiiyak na ako kasi iniisip ko na parang sayang yung oras na 30 minutes na inikot ko doon sa flat na yon. And then, hindi ko alam kung, although nakikita ko yung ang pinaka first choice ko is pumunta doon mismo sa mataas na nakikita kong bundok. But since hindi ko alam kung doon ba talaga ako dapat pumunta, kasi nga, hindi ko alam kung nandun ba yung mga kasama ko or bumaba na. Kasi since etong hike na to is meron kaming cut-off na sinusunod na ang usapan ng group is, bali, mag-stick kami sa time na dapat mag-start kami ng 3 a.m. and then makababa kami sa, makabalik kami ng at least mga 4 in the afternoon or ang pinaka-actual na timing namin makababa is 3 in the afternoon.
So, dahil may sinusunod kaming timing, and ang usapan ng group is, pwede kaming dumiretso sa summit, pero kung maabutan kami ng cut-off ng 9 or 10 at hindi pa kami nakakarating sa summit, mag-aantay na lang kami para pabalik pababa. So meaning, from that moment na nawawala ako or nag-iikot ako ng 30 minutes dun sa flat surface ng bundok, parang yun yung frustration na iniisip ko na babalik na ba ako kasi hindi ko na alam kung may mga kasama ako. Tapos hindi ko na alam kung asa na sila, tapos hindi ko alam kung anong possible na mangyari sa akin. Although, ang first talagang pag namumundok ako is, ang pinaka first priority ko is yung safety. No matter what, na even though hindi ka makarating sa summit, as long as na safe akong makakabalik. So, yun yung mga iniisip ko. Kasi, dito sa ano na to, yung mountain na to is, ang ano niya kasi, patagilid. And at the same time, marami siyang elevation. Tsaka yung mga bato, may mga area na, may mga loose yung bato niya. So, I need to be very careful. Kasi anytime, at anytime na magkamali ka ng hakbang, pwede kang matalisod. And medyo mahirapan ka maglakad. So, from that moment, yun yung frustration ko na parang, yung 30 minutes na paglalakad ko, nawala na ako sa ano yan, nawala na ako sa focus, nawala ako sa wisho ba na mararating ko yung summit. Until such time na nag-decide ako na pahakbang na ako patalikod at pabalik na ako dun mismo sa dinaanan namin, yun naman yung time na nakita kong umahon yung isang kabady ko, which is nagkaroon ako ng hope na makakarating ako ng summit kasi alam ko mga nasa 1 hour na lang din siya. So, from that moment, sumigaw ako na, okay, makakarating ako ng summit, pipilitin ko. Kasi, ako naman, wala akong problem sa pagbaba. So, pagbaba ng bundok. So, ang medyo hirap lang ako sa elevation. So, medyo yun lang struggle ko. Pero, since naakit na namin yung 5 bundok, so, more on pababa na lang siya. Kaya, medyo madali na lang siya. Kaya, yung nakikita nyo na Oman na yan, sobrang ganda dyan. Tapos, yun nga, nung nakarating